Pinaghandaan daw ng PNP-HPG ang pagkakataon nilang makatulong sa pagpapaluwag ng daloy ng trapiko sa EDSA. Giit nila, papanatilihin nila ang disiplina ng mga motorista. My live report si Jay Sabale. Jay. Rhea, nandito ako ngayon sa panulukan ng Pituason at EDSA dito sa may Cubao, Quezon City. Sa mga oras na ito ay maganda pa naman ang daloy ng trapiko rito. At ito nga ang unang araw kung saan makakatuwang ang PNP-HPG sa pagsasaayos ng trapiko dito sa kahabaan ng EDSA. Pasado alas 4 ng madaling araw ng mag-formation ang mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group sa loob ng Camp Crame bago sila sumabak sa bagong trabaho nila sa kalsada. Pinangunahan ito ni PNP Chief Director General Ricardo Marquez. Maliban sa pagkausap sa mga tauhan ng HPG, pinakita rin sa kanila at pinabasbasan ang mga bagong police mobile at motor na gagamitin nila sa operasyon. Ayon kay Director General Marquez, magandang pagkakataon nito para sa kanila para lalong tumingkad ang pangalan ng PNP. Binigyan diin ni Marquez na ang national discipline at sana raw ay mag-reflect ito sa kalahatan. Binanggit din ni Marquez ng unang pag-usapan ang pagtulong HPG sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko sa EDSA. Dati raw kasi, pag nakikita na ang HPG sa kalsada, disiplinado ang mga tao at sana raw ganoon ulit ang mangyari sa ngayon. Nagbigay naman ng babala si Marquez sa mga pangamba ng ilan na baka mauwi sa pangungutong ang trabahong ito. Iyon daw ang kinakakatakutan niya. Pero pag nangyari daw iyon, tapos na ang usapan. Sira na raw ang imahe ng PNP pero mananagot ang dapat managot. Lahat ng gagawin natin sa EDSA, hindi lang magre-reflect sa each and every HPG personnel. Hindi lang magre-reflect sa buong HPG. Tatagos lahat sa Philippine National Police. Maliban dito sa may Cubao, pepesto rin ang HPG sa iba't ibang choke points dito sa EDSA, particular dito sa may Balintawak, Ortigas, Shaw Boulevard, Guadalupe at Taft Avenue. Rhea? Maraming salamat, Jay Sabale.